Surpresa ang announcement ni MMDA Chairman Tim Orbo sa pagbuwag ng pamunuan ng MMFF. Out na ang mga umano'y pro-indie members tulad ni Moira Lang at Ed Cabagnut. Pasok naman sa bagong Film Fest Executive Committee, sinalipa Representative Vilma Santos, MTRCB Chief Rachel Arenas at Senator Grace Poe. Ang pinakamalaking pagbabago, itinalaga na din ang mga pinuno ng malalaking theater chain. Ayon kay Orbos, sa bagong komite, babalansehin ang interes ng mga theater owners at producer sa artistic demands at audience preference. Ikinalungkot ito ng ibang taga-indie film community. Sana daw pinagbigyan muna ang reformang naumpisahan para mas paangatin ang kalidad ng indie movies sa commercial movies. Pero may mga natuwa din. Tatlo yung feeling kong stakeholders eh. The audience, the artists, and the businessmen. Kung 2 out of 3 lang dyan ang satisfied, I don't think MMFF will prosper. It's an eye-opener actually for everyone. Pero but you know, there's always good points also that happened from the last film festival. But we should also learn from it. Sa Senate hearing sa MMFF controversy, tinukoy ang pagkalugi ng Film Fest dahil sa pagkait sa pera ng mga commercial movies tulad ng kina Vice Ganda, Vic Soto at Mother Lily Monteverde. 412 million pesos lang ang naging gross ng 8 entries ng MMFF 2016 na wala pa sa kalahati na mahigit 1 bilyong pisong gross nito noong 2014 at 2015. Yung criteria on the selection committee, tinanggal doon yung commercial viability. Pinalitan nila ng audience appeal. But what is audience appeal, di ba? It's very subjective. Isusulong ni Poe ang pagdalaga ng mga ordinaryong tao sa screening committee na siyang pipili ng entries ngayong 2017. Maluwag naman tinanggap ni Nakabagnot ang pagtanggal sa kanila. Pero ipagpapatuloy pa rin daw nila ang naumpisahan nilang revolusyon para sa mga dekalidad na pelikula. Mario Dumawal, ABS-CBN News.